Hi, Delivers. Alis tayo ngayon eh. Aba, sinosort natin tong guest natin sa Mapos. Tatay sa I Love Bandisaw. Delivers, alamin natin mga sikreto ni, ano, sikreto ng I Love Bandisaw. Imagine mo, Bandisaw, meron kang 70 branches, di ba? So, tingnan natin kung gano'n na kaya may-ari. Tikman natin lasa. Tama-tama. Sabi ko sa kanila, mag-vlog tayo bandang hapon yung merienda. By the way, kung meron kayong mga businesses dito sa Bataan, pwede natin puntahan ha. Kasama natin si Ma'am Jennifer. Hi, Ma'am Jennifer. Kumusta po? Okay naman po. Si Ma'am Jennifer ang bali nag-franchise ng dito sa Orion. Pilar po. I'm sorry. Pilar. Yeah. Sa Pilar po kayo lang po may-ari? Dalawa na kayo. So, tanungin natin si Ma'am kung kumusta po ang negosyong pandesal. Kumusta naman, okay, Ma'am? Click na po dahil ito po yung basic needs sa mga tao. Okay. At sa halagang 2 pesos po, makakabili na po tayo. Kaya lang, naapektuhan po nitong pandemic. Paano po yung effect ng pandemic? Kasi po nung wala pong pandemic, may school sa client po, miss school. Ah, okay. Okay. Kaya, so, schools talaga nag-deliver kayo doon. So, isa sa mga strategy, ito, Jennifer, sa mga may pandesalan or bakery, isa sa, hindi lang kayo aasa doon sa mga walk-in, ano po? So, pwede rin magkaroon ng mga mag-supply. Ilang schools po yung sinusupply nyo dahil? Dalawa po. Ah, okay. Merienda ng mga bata? Opo. Sa kanina? Sa umaga. Ano po yun? Ilang estudyante po yung marami po yun. Madami. So, talaga mas malaking effect din. So, paano naman tayo bumawi? So, mula doon sa pandemic, tapos nawalan kayo ng school na sinusuklayan pa. Pero kung mga nakuha sa amin, mga nag-online po. Ayun, ngayon ako sa amin. Ah, nag-deliver po kayo. Okay. Sila pa rin ako. Tsaka dito siguro kasi, kakain talaga sila ng pang-desal eh. Dahil ito po, pang-breakfast natin, anytime po, pwede saan po kayo nito. Okay. Breakfast, almusal sa umaga, almusal sa hapon. Oras. Almusal ay almusal sa hapon. Merienda sa hapon, merienda sa gabi. Okay. So, ma'am, itong I Love Bandisaw, ano po ito, no? Bali, nag-franchise kayo. Opo.
Magkano pong franchise na? 250,000. 250,000 kasama na po yung mga gamit. Gamit. Meron na rin panggawa ng ano noon. Okay. Ilang taon na po ito, ma'am? One year po lang November. Nakabawi na po tayo sa 250,000. Nakabawi na. Okay. Yo, so ROI wise, okay na tayo. Sobra pa, no? Bali, ilan po yung nag-assist sa inyo, ma'am? Ilan po yung assistant? Ano po, dalawa po. Dalawa. Okay. So, ma'am, ikutan naman natin proseso. Paano ba talaga paggawa ng pandesal? Ma'am, sige, tingnan natin, ma'am, first. Kasi nakita ko may mixer tayo eh. Paano ba paggawa, ma'am? Una, ito. So, ano po yan, ma'am? Kami na may ito. Pang ano po yan, ma'am? Pang 1/4 po namin. So, ito, magsasalang muna tayo ng tubig. Pag mi-mix po ng ano ng flour. Bakit naman kasama sa franchise? Ano po? Parang nakaisip si Kerol po franchise. I love pandesal sa Dimesa. I love pandesal sa Rockstar. O tapos po, ilalagay po siya dito. Ito po, malaking dito. Ano po? Sirup po siya. Margarine po na may asin. Kailangan po si ito o yung ano eh. Yon ko po. Kaya magkaroon tayo ng Rockstar Pandesal. Rockstar Pandesal daw ka. Ito po yung list niya. Nakabintente po siya sa oras. Oras po natin. 4. Abe, timer po sila. Ilang gano'n po ba? 8 grams po. Kailangan po lang dito tayo sa kailangan. Ito po siya. Kailangan ko ng zero. Tapos kailangan ko natin 4 grams yun. 4 grams. Kaya yung sleep. Ay, sobra po. Tama po? Kasi kung di po, so sobra po ang... Alsa po siya. Magiging hangin na lang po yung pandesal. Ah, ito pala yung dahilan kung bakit yung ibang binibilim ni Ker. May hangin, no po? Yung po pala dinadamihan masyado to. Opo. Kayo mga kuya, alam ko na yung style nyo ah. Dinadamihan nyo yung yeast. Kaya pagkagatawin, wala naman may hangin. Babalikan kita. Ikaw na, ah, huwag kasabihin ang pangalan. Okay. So, kaya ito po. Ako. Ito, 80% yung ano. Kaya natin ang yeast. Naalala ko tuloy, nagtuturo akong biology eh. Tinitinan namin ito sa microscope eh. Okay. Tapos lalaki yan eh, no po. Tapos ito po ba? Ito po. Ilang kilo po niyan? Ito na lang po tayo ng 10,320. So, alisin po dito yung 3-4-4. Ito yung flour, yan na natin dito. Magpa-franchise nga po kami. Wala naman po siya sayang. Ang kami nagkara po, pwede nyo nilalim. O yung ginagawa nga lang yung matigas po? Ayun, dati po yung galing kami. Pwede nyo naman po sa mga tao. Tapos sinasaw-saw lang yun eh, no po. So ito, hindi na yung kagaya nung nilalaban. Ito, pasok na to. Hindi na inaalam nila kuya. Di ba dati na hindi na natin mga kuya nilalaban sa mesa? Tapos pawis-pawis sila. Masaka silang damit. Uy, pagkasama po. So at least ito sila, ma'am. Na kasi po po tayo walang pawis, no? Bati na lang ito. Thank you.
alam yung magiging epekto. Lalamun ko siya. Kaya meron namang sobrang tigas, no? Kulang yun sa flour. Opo. Kuya, ikaw din, matigas yung mga pantisan ko. Nagawa ko sa tubig. Ah, tubig. Kuya, sorry. Meron ko si Harry na matawag sa tubig. Ilang minuto yung pag-ibig. 10 minutes. So, nag-online na lang sila. So, pwede ka mag-order then pick up. Okay? Or kung malapit, deliver na din. Kung malapit lang naman. Okay? Then, marami pa rin namang dumadaan dito para bumili. Kasi ang pandesal ay napakaraming gamit. Almusal, merienda, merienda ulit, hanggang sa gabi, di ba? So, maraming salamat, Mama. Thank you very much. Okay? So, yung nagtatanong, magkano kinikita, pwede ba natin average, Ma'am? Isang buwan. Average lang naman. Para malaman nila, magka-idea sila. Average lang po. Kasi kung halimbawa, 150 to, ang ano mo, kunan, 250 ba, eh, ang tutulong mo sa isa. Okay? So, compute mo na lang. Kung nakakalimbawa, 3,000 na day ka, mag-compute ka. Ayan ang kinikita ng mga pandesa. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. And let's go! Let's go!